Magandang araw sa inyo mga guys. Ngayon, kukulayan na natin yung koi fish na ginawa ko nung nakaraang linggo pa. So ngayon, gumamit ako ng Radiant Colors Ink dito, tapos Arctic Ink. Yan. Ang inuna ko muna ay kulay red. Pero sa design talaga nyan guys, dapat dark red talaga yan eh. So gumamit ako dito ng Radiant na red, tapos medyo dark siya. Pero hindi yung solid na dark. Kasi pagka naglagay pa ako ng parang may halong brown or halong black, tapos magiging dark red. Pagka ganun, magiging masyadong dark yung tattoo. Eh, may mga black na yan na outline na makapal. Kaya okay na yan kahit hindi na masyadong dark red yung ilagay ko. Kasi kitang-kita pa rin yan guys. Yan. Diba? Tapos marami nagtatanong kung paano ba yung shading. Ganyan lang yung diskarte ko. Yan, gayahin nyo lang din yung diskarte na ganyan para makapag-shade kayo ng maayos. Kasi pagka yung hagod nyo ay hindi ganyan yung style, baka pwedeng masira yung shading nyo, hindi ganun ka-smooth. Pero kasi pagka kulay, hindi naman ganun ka-technical. Pagka black and gray yon, medyo technical. Kailangan kasi sa black and gray may control. Dito, hindi masyado. Yan. Gumamit pala ako dito guys ng emalya cartridge needle. Yung size, 15cm. Yan, yan sa video, 15cm yan guys. Gusto ko mag-try ng 23cm, pero hindi ako napadalhan ng emalya nun. Kasi yung pinili kong size, more on 15cm. Kasi pwede na rin kasi yung 15cm sa mga big size. Pero pagka sobrang laki talaga, parang mas okay yata yung 23cm. Huwag kayo mag-alala. Tatry natin makabili ng ganun. Tapos tignan natin kung okay na okay ba siyang gamitin. Kasi may mga nakikita na rin ako na video. Tapos 23cm yung gamit nila. Ang ganda rin ng shading nila. Ang smooth. Kaya itatry natin yan guys. Kaya sa mga may 23cm dyan, yun, solid na solid talaga yung gamitin. Alam kong alam nyo yan. Tapos sa pala guys, sa 14RS na ginamit ko, diba? Kasi una kong naglining ako dyan, 14RS. Guys, hindi talaga ako hindi talaga ako 100% na aayusan sa linya ko pag ganun yung gamit ko. Kasi nakikita ko yung mga negative space ngayong gumaling na siya. So hindi nyo lang siguro napapansin, pero may mga outline ako dito na hindi maganda. Ayan. Dahil nga yung 14RS nga, yung lining niya hindi ganun kaayos. Kaya kung gusto nyo lang mapabilis yung trabaho nyo, ito na yung gamitin nyo. Tapos kung gusto nyo naman ng quality talaga, para sa akin, mag-ibang needle na lang kayo na pang lining. O kaya 7RL, yan. Pero kung gusto nyo mabilis, 14RS yung gamitin nyo. Okay naman na siya. Basta bagalan nyo lang yung takbo para hindi magkaroon ng masyadong negative space. Kasi pag mabilis guys, nagkakaroon ng negative space yan. Pero kahit mabagal, nagkakaroon pa rin. Kaya yun, nababawasan lang yung negative space pagka medyo mabagal talaga siya. Yan. Kasi hindi sa 100% na okay pan lining. Kasi shader talaga yun guys eh. Round shader, hindi round liner, di ba? Pang shade yun, hindi talaga yung pang linya. Kaya may mga lining ako dito na may mga negative space kahit nung ginawa ko to mabagal. Dahil dun. Basta, yun lang. Yun lang yung ko dun sa 14RS. Pero all in all, hindi naman talaga siya halata. Kaya pwede nyong gawin. Pero nasa kliyente nyo na yun kung magre-reklamo, diba? Pero para sa akin, mas okay na RL yung gamitin nyo. Para quality rin yung gawa nyo. Yan.
Kasi kung sasali kayo ng pre-made, hindi talaga yun pwedeng manalo kung yung lining nyo hindi ganun kalinis. Dapat malinis na malinis yung lining. Para ano? Para maganda tignan. Diba? At saka pagka pre-made, quality talaga yung tinitignan dun. Hindi yung basta may tattoo ka lang. Kailangan dun quality. Sa orange pala guys, yun pa rin yung ginagamit ko. Poppy orange. Yan. Yan talaga yung orange na ginagamit ko ngayon. Kasi marami pa yan eh. Pero siguro babalik ako ng Star Bright. Kasi ano, para sa akin mas solid pa rin yung bright orange ng Star Bright. Yan. Mas quality para sa akin yung ganong ink. Sana ano, yun din yung bilhin nyo kasi mahirap din talaga bumili ng Star Bright ngayon. Yung iba, yung mga supplier na iba, nasa Cebu. Karamihan doon eh. Kasi dito sa atin, hindi mabenta yung ano eh, yung Star Bright dito. Parang ang mabenta dito yung Eternal, mga ganyan, Fusion, tapos Intense. Yung Star Bright hindi. Pero guys, quality talaga 'yon kasi ayun yung ginagamit nila Sir Dress pa lamang na magaling sa mga realistic colored tattoo. At siya rin kasi yung isa sa mga nagre-represent sa atin sa ibang bansa. Kaya solid na solid talaga yung Star Bright ink. Hindi yun joke guys, talagang totoo yun. Tapos yung canary yellow na to guys, pwede nyo rin tong i-mix sa green. Yan. Tapos makakagawa na kayo ng ano, yung yellow-green na yan, no? Diba? Ayan yung ginawa ko guys, pinagalo ko lang yung canary yellow ng Star Bright tapos yung radiant na green. Ayun yung kinalabasan. Ang ganda, 'di ba? Para siyang naging neon green. Tapos dito naman sa blue, guys, ang ginamit ko dito ano, Arctic ink. Kasi bumili ako ng Arctic ink na blue at Arctic ink na light blue. Pero meron akong royal blue ng Star Bright. Kaya pansin nyo, medyo dark blue yung ano, yung iba. Kasi hinalo ko na rin siya sa royal blue ng Star Bright. Magandang maganda rin kasi guys na meron kayong dark color sa lahat. Tulad sa violet or sa purple, dapat meron kayong dark doon. Tulad sa pink, dapat meron kayong magenta. Para kung sakaling kailangan nyo ng mga kulay na yun, hindi na kayo magtitimpla. Pwede kayong magtimpla kung smooth yung kailangan yung kulay. Yan. Pero kasi hassle yun guys eh. Hindi ganun kadali gawin yun. Mas okay pa rin na meron kayo ng mga ink na yun para magawa nyo yung mga makukulay na pyesa. Tsaka merong transition, di ba? Kasi pagka ano, pagka kulang-kulang kayo sa ink tapos hindi kayo marunong mag-mix, mahirap. Dito pala sa ano guys, sa Arctic ink, konti lang yung ink na meron ako nito, siguro 4 na piraso. Ay hindi, 5 pala. Meron akong teal, tapos meron akong white at sky blue, blue, tapos gray. Yun yung mga ink na meron ako ng Arctic ink. Kasi gusto ko siyang i-try eh, na gamitin ko lahat. Siguro sa mga susunod na kasi guys, marami pa akong ink na ano yun, na mga galing ng ibang bansa. So mas gusto ko gamitin yun. Kasi sayang naman kung mag-focus lang ako sa Arctic ink, di ba? Kasi may expiration yung mga ink. Kaya kailangan gamitin talaga sila agad-agad bago sila ma-expired. Sa dito naman sa gray, yung kanina yung nakita nyo, hinalo ko lang yung gray ng Arctic ink tapos puti ng Arctic ink. Ayun, nakagawa na ako ng light gray. Tapos dito, puti na to guys. Ayan.
Ang ginamit ko na needle dyan ay ano, yung 7cm na emalya. Ayan yung ginagamit ko pag medyo maliliit na yung pagtatatuan natin, mga detailed. Yan na yung ginagamit ko. Okay na okay gamitin talaga yung 7cm sa mga ganyan. Mas gusto ko siyang gamitin kesa sa 14RS pagka shading na ano, maliit. Pero pagka shading na parang sa mata lang, mas ginagamit ko yung 14RS doon. Ayan. Yung mga shading guys na parang mga bilog-bilog, yung mga box na maliliit, ganun. Doon pwedeng gamitin yung 14RS. Pero pag medyo pa-shading siya ng smooth, yung 7cm na yung gamitin nyo. Ayan. Ayan yung tip na mabibigay ko sa inyo at masasuggest ko talaga na yun yung gawin nyo pagka nagtatato kayo. Tapos dito naman guys sa puti. Ayan. 5 barrel na yung ginamit ko dyan. Kasi mas gusto ko pang lining ng 5 barrel. At saka solid na solid yung outcome nyan pagka gumaling. Hindi siya katulad ng mga RS na parang sabog-sabog. Hindi ganun. At saka pagka koi fish pala yung ipapagawa nyo, sa mga gusto magpatato ng koi fish, dapat ganyan yung kaliskis. Hindi yung parang sinidan lahat ng kaliskis. Mas maganda kasi yung may detail yung bawat kaliskis. Talagang maganda tignan. Buhay na buhay yung kaliskis, di ba? So ayan na yung ginawa ko guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. At kung di po pala kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Kasi marami pa po akong i-upload ng mga tattoo videos, tattoo tutorial at marami pang iba. Sa mga gusto magpatato, mag-message lang po kayo sa Facebook page ko na Rec Tattoo Studio, andyan na sa screen. At guys, wala po pala akong tattoo studio, pangalan lang po ng page ko yun. Sa bahay lang po ako nagtatato at medyo maliit lang po talaga yung bahay ko. Yan. So hanggang dito na lang muna, sa susunod ulit. Bye!